sa glutathione, nakaka-help siya. Kasi ewan ko, magkakaiba kasi ng take eh. Meron kasi mga dermatologists na hindi naniniwala na ang gluta okay pagpamahid. Kasi diba, it works systemically eh. So, either i-inject siya or iinumin, okay, diba? Pero, nakakaputi po siya. However, kung may melasma, maganda, meron pa rin pong particular na gamot na pinapahid doon diretso, locally. Okay? So, rather than aasa ka doon sa pag-take hindi ng, kasi walang target yung ano, diba? Sa gluta. Parang, sa gluta. General yung general yung effect. But of course, the good thing naman about gluta, kahit medyo may kamahalan at mainip man kayo dun sa pag-glyte ng melasma nyo, it's ano, it's a very powerful antioxidant. It's in fact, it's the master antioxidant na tinatawag. So, siya yung nag-regulate ng ibang mga antioxidants. That's yes, like no? That. Oo. At saka, kaya that's why it's an anti-age, it's anti-aging as well. Okay? Depende po sa doses. So, it depends sa intake nyo. If you take, if you compute, depende sa ano weight eh. So, hindi na ako magtatanong ng mga weight, di ba? Kasi baka balik niyo sa akin yung question kung ano weight ko, doktora. Kasi, yes, kasi kapag, oo. So, kasi kapag ka 10 to 20, basically, you achieve yung ano antioxidant effect. So, magiging anti-aging. Pero kapag you compute that na 20 to 40 milligram per kilogram per day, okay, yun yung pwede siyang makaputi. Kaya yung iba sabihin, doktora, ba't ang tagal-tagal ng, ano, no, dati may pinuntahan akong clinic, ang pakatagal po ng, ano, ng pagputi ko. So, you have to compute that to achieve yung tama na, ano, na result. So, yun. So, yun, dinadagdag din siya. I mean, of course, but if, kunyari, ang budget po, eh, kumbaga, ano, sakto lang. Oo, so, limited lang. Limited. We prioritize kung ano yung mga mas kailangan para at least mag-improve si melasma. Now, kunyari, yes po. Ano ba? Yung diamond peel, kasi pag nagpapaderma tayo, di ba? Usually, facial, diamond peel. Kasama yung package yun, ano? Oo. Ako pag napapaganyan ako, I do the whole shebang. You know, the facial, the diamond peel. Ano ba yun? Nakakatulong din ba yun kung regularly mong pinapagawa? Hindi ko lang magawa ngayon. Yes, oo. Diamond peel, it falls under microdermabrasion. So, basically, binabalatan ka talaga. Hindi mo lang siya kita, but natatanggal talaga. Kasi di ba you feel the suction effect? No? So, ang sinasuction doon would be yung natanggal na mga skin cells. So, nakakatulong siya. Nakakalighten siya kasi usually ang dark na skin layer natin yung na-expose sa labas, no? Now, kapag natanggal mo yung superficial layer, lalabas yung nasa loob na hindi pa na-expose, kaya maputi. At the same time, yes, at the same time, it also can minimize the pores. Kasi each time na nagbabawas tayo ng skin layer, na stimulate yung stem cell layer of the skin. So it produces new layer until such time na puro baby na yung mga nasa taas. But so kaya makakahelp yun. Oo, but how often can you do it? Kailangan ba weekly para at least mas maganda yung lumabas na balat sa'yo, di ba? Kung meron ka nga mga pigmentations, Doc Sarah. So how often do you do it na safe naman at hindi masisira yung skin mo rin? Okay, Rina, no? So, actually, multifactorial yung answer dyan sa question mo, Rins. Kasi, depende sa age, no? So, if you're below 45 years of age, usually it takes about 28 to 30 days para makapag-renew ka ng, ano, ng bago. Layer. Now, above 45 years of age, it takes about 45 to 60 days. So, pag virgin pa yung skin, ibig sabihin, hindi pa masyadong na-peel, hindi pa ano. Basically, pwede ka muna, siguro yung sinabi mo na every week, basically, siguro for a month. Kaya? Huwag naman na, kasi baka mami magsugat na, tsaka wala ka na rin protection sa sun. Kasi ang ating skin is made up of a keratin layer, yun yung matigas na part. Parang cornified yan eh, matigas na dead cells, okay? So, matigas siya. Now, it also serves as your protection against the harmful effects of the sun. Now, if it's already, because parang you do this very so often. So, what happens is that, pag tinamaan ka na ng araw, say, for example, lalo na hindi ka nakapaglagay ng sunblock or hindi ka, or sobrang tindi yung init ng sunblock, hindi ka nakapag reapply, okay? So, wala ka na masyadong protection. Okay? So, anything in excess, we know na, ano, basically, it's magastos naman yun. Din. Every week. And because of this, you know, go ahead, sige. Yeah. I was gonna ask lang, like, for example, wala kang ginawa dun sa nakikita mong melasma sa balat mo and parang nakikita mo nag-grow na rin siya. I mean, kumakalat, lumalaki yung lumalapad, yung lumalawak, no? Yung scope ng melasma mo sa face mo. Is there a possible complications to that? Meron bang underlying illness kapag hindi mo pinansin, hindi mo tinreat ng maaga yung melasma mo? Nothing more serious than that, Angela. But of course, it's the aesthetic implication that we're after.